mo. Akala ko sa MPL mo na lang may demonyo. Unang kinapakinig ka pala sa lugar nyo. Nung naulang kang binata, seryoso ka pala. Dapat hindi ka dito nagpunta. Sa prayer meeting ka. By the way, my name is Miyuki Aneki and the BP Sakuragi Tamagoki at Lukay na Lukay na Lukay. Hoy, wala pang piyesta. Ang ankle na mo. Ede lang. Sorry na. Ano na dali? Pasikat ng paspas sa buong Pilipinas. Ang nanain magmula sa langit, bumagsak sa lupa, naaw na mukha, kaya may biyak sa bugada. The one and only number one, YouTube and Facebook sensation, Binibining Barbie. Barbie Lord Cortesa, na nag-iiwan po sa inyo ng isang kataga. Hindi lahat ng nasa CR, babae at lalaki. Minsan, tae. At dito sa ating lipunan, mahirap po ang magpakababae kung hindi ka puntunay na babae. Mahirap po ang magpakalalaki kung hindi ka puntunay na lalaki. Ngunit mas mahirap mabuhay sa mundo. Yung inalanak ang tomboy pero princess ang pangalan mo. Undong-undong pa kayo sa wallet. Daliri na lang ang ginagamit. May pakokokon t-shirt pa kayo. She is my queen. He is my queen. Parehas naman kayong nakanapin. At ngayong gabi, sa lahat ng kandidata, ako lang po at nag-iisang may diferensya. Ngunit naniniwala po ako na ang magiging may kapansanan ko ay parang isang langis. Kahit ihalo nyo ko sa isang baso ng tubig, ako at ang magiging momo ko ay aangat at aangat pa din. So never neglect my personality because this personality will bring you to remember me. Once again, I am your candidate number 8 saying, momo man po ako sa inyong kanilin, sa kulinang ating pala, may baklang momo, tapata. Maraming salamat po. Judges, that is our candidate number 8, Miss Park. Wait on. Kung gaano ka man kapangit o kung gaano ka man kaganda, hindi ka man pinagpala at ngayon physical na kanyuan, huwag kang magahala ang kaibigan dahil ang tunay na timbangan ng Diyos ay kung ano ang nagawa mong kabutihan dito sa aking buhay. Dahil kailanman ang tunay na kagandahan hindi na timbala sa panlabas na kanyuan, pagkus ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kapusilakan ng puso at kalinisan ng iyong konsensya. Mayang pa Diyos, Kenny Kehongan, much that say a pleasant evening to each and everyone. All the way last from the Lantern Theater of the Philippines, Pampanga. My name is Cindy Marie Del Rosario at ready for your old stoner, a second term education graduate major in Filipino at pamantasan ng lungsod ng Manila. But tonight, please allow me to stand by the name, your one and only, the single ladies of the leg, saying, listen, Miss Fancy Knows. Once again, my name is Fancy Knows, saying, ang pagsuot ng pambansang kasuotan ay wala sa laki, wala sa ganda.
yung pagdadala. At sa mga ilang kandidata, isa lamang pong paalala, tama na po ang paramihan ng corona dahil ang tunay na reyna wala dito, nasa Baraha. Thank you. A.K.A. Bea Bunda, ang mananahing kontesera ng Daejeong Apparel Corporation, Extra Rosario Cavite. At ako po ang bakalang, minsan ang tumuntong sa entablado ng Miss Q&A August 18, 2017, Season 1, at December 13, 2018, Season 2. And I believe that being on the stage is not just a battle to get the crown, to win the title or to have the prize. This is a battle between me, myself, and I to show people the advantage of being who I am. That I, a person lives in one body, with two personalities, and a hundreds of responsibilities, not only in my family, friends, in the society, but into this world, because I have some social beliefs that I can reach the top of the world. At naniniwala po ako muli na ang tamang pagbumaba, katulad ko, mahaba ang baba. And I, thank you, Pilipinas kong mahal. Thank you so much. Sapagkat ang Miss Gay Pangkalawakan, hindi po lamang nilikha para sa katotohanan. Bagkus kami mga baklang hindi biniyayaan ng physical na kagandahan na aming patutunayan na kami karapat dapat mahalin at erespeto dito sa ating lipunan. For I always believe the diversity of a human personality must be loved and concerned. Hi! Hello, hi, mabuhay! My name is John Art Apostol Altamirano. I am 22, a fresh graduate from the Leyte Normal University. I took up AV Mass Communication, major in Technological Forecasting, and I'm truly proud, summa cum laude. At ako rin po ang kauna-unahang tinanghal ng Miss Gay Pangkalawakan International 2019 na ginanap po sa Pattaya, Thailand. Yes, my name is Miss Talag Karangabla na nagsasabi. Hindi man po ako sikat tulad ng ilan, nakakatawa tulad ng karamihan. Pero hindi po yon ang magiging dahilan upang ako'y tanghalin yung Miss Gay Pangkalawakan Awards na ganay. I'm your candidate number 11 and from the emergence of the bisexual community saying, have a blessed day, God bless us all. Thank you. What's up, mga katujo?
Manila de Lima. In all the way from the fishing capital of the Philippines, Fisherman. At ako po ang bakalang misan ng napanood sa FB, YouTube, Instagram, Twitter, YouPorn, UG, at Triple X. May scandal ako doon. At ngayong gabi, ako po ang bakla ng minsan yung napanood pakailan lang sa Miss Q&A ng In Showtime. At ngayong gabi, ako po ang one of the legendary pangkalawakan way back 2013. Pinibining Alex Gonzangano. Alex Gonzangano na nagsasabi, ngayong gabi, merong inuman at kasiyahan. Pag uwi ng bahay, merong kantutan. Hey, thank you! Thank you, sir. In celebrating the pride of LGBTQIA+, for those not necessarily physically beautiful, but still we are confident enough to show our talent and praise civilians. Hindi po ako kumitsyante, hindi rin po ako nakakatawa, pero hindi po ako mga mananaswa, bastos at murang salita para palakpakan at hiyawan ng iba. Sapagkat 80% po ng manonood ay bata, anumang sabihin nating matatanda, kahit mali, magiging tama sa puso at isipan ng mga bata. Kung kasalanan ko po ang pagiging bakla at pagkakaroon ng pangit na mukha, hinihingi ko po ng kapatawaran. Pero kung kaligayahan naman po ng inyong pamayanan, mula po sa Mariones, Tondo, Maynila, hanggang sa inyong lugar, maaari po ba akong mamalimpos ng malakas na palakpakan at inyawan? Sa kabila po ng aming pangit na kainuhan na pinagtatawanan ng karamihan, malalaking pangangatawan na ginagawang pulutan ng mga lalaki o taong walang magawa sa daan. Ngayong gabi, nakikiusap po ako na sama-sama nating baguhin at palitan ang pamantayan ng kagandahan. Ang ganda ng ilan, sexy ng karamihan, papantayan at lalagpasan kapag talino, talento, kumpiyansa sa sarili at pananalig sa Diyos naming mga pangit ang paglalaban, labanan. What a glorious evening to each and every one of you, especially to the final board of judges. Standing in front of you is a fresh graduate of Bachelor Secondary of Education, major in Mathematics at pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yes, I am currently studying at Arellano University for my master's degree. Ako po ang isa sa pinakabatang baklang na itala sa kasaysayan sa larangan ng politikang pambarangay na may pangatlong termino na 12 taong na pong nanunungkulan unang pwesto bilang barangay kagawad sa barangay 123 sa Sungay, District 1, Tondo, Maynila. Ayun po ang kamakailan na binigyang parangal ang isa sa mga bakla at batang bumbero na sumagip sa buhay sa Rosario, Cavite ng ilang tao. Ngayong gabi, palakpakan niyo po ang babaeng minsan ang umihag sa puso ni Mr. Patty Garcia. At ako rin po ang minsan nilang napanood, hiniyawan at tinirian sa Miss QLA Season 1. Ang baklang tumawag kay Juliana Segovia Pariscova ng matapang na langgam at kanyang sinabihan na gagambang galing sa laban. Ako po si Binibining Jody
Dudut Jody Santa Maria. Binibining Jody Dudut Jaworski Santa Maria na sa atin, ang kagandahan ay natatakpan kapag talino namin mga pangit ang paglalaban-labanan. Kaya sa mga bakla, sa mga mamamayan at kabataan ng barangay na ito, nakikiusap ko ako. Una sa mga bakla, nawa tayo ng awa. Dain tayo ng gaini, hindi tayo tinatanggap at nire-respeto ng ating kapwa. Pero ikaw bakla, gumawa ka na ba ng tama para respetuhin ka ng sinasabi ng kapwa? Sa mga mamamayan po, walo o siyam lamang po ang laging inilulungluk niyo tuwing barangayan ng eleksyon. Pero walang libo po namin kayong pinaglilingkuran. Ano mang kaling namin manungkula, hindi niyo po kami tutulungan. Mananatiling pangarap lamang po ang pagbangon at pag-unlad ng inyong pamayanan. At sa mga kabataan po, hindi lahat ng nakikita sa matanda ay tama. Minsan, kayong mga bata ang magmumulat sa puso ng isipan ng mga matatanda. At sa lahat po ng mga nanunungkulan ng barangay na ito, ang pagiging chairman, sekretary, treasurer at kagawad ay hindi isang pagkakataon para samsamin ang pondo ng inyong pamayanan. Ito po ay isang pagkakataon at privilehiyo na gumawa ka ng tama at magsilbi ka ng tapat mula bata hanggang sa matanda. Maraming salamat po. Thank you so much.